dahil marami pa nga rin po ang lumalabas sa kani-kanilang mga tahanan kahit na tayo po ay nasa ilalim ngayon ng MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine, ay babasahin ko nga po sa inyo ang siyam na guidelines na binuo po ng Pasig City Incident Management Team sa pamumuno ni Mayor Vico Soto at itinose po ng ating City Administrator na si Attorney Jeron Manzanero sa kanyang Facebook account. Ay, sa mga viewers ng KERR TV, more power po sa inyo. What's up mga Divinatics? Welcome back to my channel, and for our today's video ay i-explain ko nga po sa inyo at ipapaliwanag ko nga po sa inyo yung siyam na guidelines na binuo po ng Pasig City Incident Management Team sa pamumuno ni Mayor Vico Soto at ipinose po ng ating City Administrator na si Attorney Jeron Manzanero sa kanyang Facebook account. At kung ikaw ay bago pa lamang po dito sa ating channel, please don't forget to like and subscribe, tapos i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang ma-notified sa mga latest video ko. At eto po siya. Ayan, babasahin ko po sa inyo yung binuo nilang guidelines ngayong nasa ilalim po tayo ng MECQ. So, reminders that were discussed in the Pasig City Incident Management Team meeting today. Number 1, stay at home. Strict home quarantine will be implemented. There are only 3 exceptions. Letter A, essential travel. Letter B, emergency cases or medical reasons. And letter C, poor. So, ang papaliwanag po natin isa-isa at hihimay-himayin po natin para mas maunawaan ng ating mga Pasigueño at para mas maunawaan din ng mga tao na pilit lumalabas sa kanilang mga tahanan na hindi naman kinakailangang lumabas. Ang sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas, ha? Bawal lumabas. So, letter A, essential travel. Only one individual representative per household may go out their homes to buy food, medicine, or travel to banks and other financial institutions. Bring ID with address at all times. So, ang sinabi po, isa lamang po ang pwedeng lumabas sa inyo pong mga tahanan para bumili ng pagkain, bumili ng gamot, o pumunta po sa banko kung magwi-withdraw or magde-deposit po ng pera. At kailangan din po na magdala po ng inyong ID na may address kung saan po kayo nakatira dito po sa Pasig City. So, sa letter B, emergency situations or medical reasons or self-explanatory. So, kung kayo po ay magpapa-check up, kung kayo po ay magpapa-dialysis sa ospital, o kung kayo po ay buntis, o kung asawa niyo po ay buntis, meron pong weekly check up or monthly check up, kayo po ay pinapayagan din pong lumabas. So, sa letter C, APORS. Ang ibig sabihin po ng APORS ay authorized persons outside residence or those who are working in businesses activities allowed to operate in MECQ. So, kung kayo po ay member ng APOR at bukas po ang inyong mga business o bukas po yung pinagtatrabahuan nyo, pwedeng-pwede po kayong lumabas. Sino-sino po ba ang mga member ng APOR? Ito po yung mga medical frontliners natin, yung mga medical workers natin, yung mga nagtatrabaho din po sa supermarket. So, syempre, sila yung mga tao doon na nagtitinda sa supermarkets kung saan po na FC, kung saan katulad ng mga FCM, katulad ng mga Liana supermarket, yung mga nagtatrabaho din po sa mga SM at sa mga Robinson supermarket. So, pinapayagan din po silang lumabas. So, next po is, at saka yung mga ano pa pala, yung mga food deliveries natin, yung mga angkas o yung mga Grab o yon, pinapayagan din po silang lumabas. So, number 2 is curfew. Curfew in Pasig City is still at 10 p.m. to 5 a.m. We will keep you posted for changes. Ito pong curfew na ito na pinagmitingan po nila last August 3. So, nag-meeting po sila last August 3. As pinost po nila po ito is parang August 4 ata. So, as of today, ito po ha, yung pinaka-latest na curfew natin ngayon is 8 p.m. to 5 a.m. So, yun na po yung pinaka-latest curfew natin today. Kasi ito pong curfew na to, is ito pa yung time na hindi pa nila natatapos tong pagmitingan. So, ang pinaka-latest curfew na po natin ngayon is 8 p.m. to 5 a.m. Ayan, maliwanag na po ha. So, sa number 3, checkpoints. Entry points of the city shall be closed monitor. So, may mga nakabantay na po sa bawat point entry po papuntang Pasig, o yung mga lalabas ng Pasig, o yung mga papasok po sa Pasig. Sa bawat intersection po papuntang Pasig at palabas ng Pasig ay may mga nakamonitor na po doon, mga Biseo at TPMO. At mga police din, syempre. So, sa number 4 po is quarantine pass.
As of now, no quarantine passes or permit to leave premises or PLP will be issued. Problems will arise since many have reported their PLPs to be lost. It will take a long time to distribute it once again to all households. So, dahil ang dami nga pong mga clamor na dumating siguro po sa City Hall na ang dami mga nakawala na nung mga PLPs nila simula nung bumalik po tayo sa GCQ. So, hindi na po mag-distribute ng PLPs kasi ang dami nga pong mga nakapagwala or ang dami nga pong mga hindi na alam kung saan po nila inilagay, na misplaced po siguro nila, hindi nila alam kung naitapon ba nila or kung saan nila naipatong. So, ang gagawin na lang po natin ngayon is magsusuot na lang po kayo or every time na may lalabas sa inyong mga kapamilya, magsusuot na lamang po kayo ng ID na pagkakakilanlan ninyo po at kung saan po kayo naka-address para at least papayagan pa din po kayong lumabas. Okay? And sa number 5, dining in not allowed. Okay. Restaurant may operate in 50% workforce capacity provided that they will only be open for delivery and take out. So ito po sa mga ating food chain, sa mga fast food chain. So hindi po ina-allow yung dine-in. So kung balak nyo pong kumain sa McDonald's, kumain sa Jollibee, kumain po sa Mang Inasal, kumain po sa Topsy ni Bibian, or kumain sa kahit na anumang fast food chain dito po sa Pasig City, hindi daw po inaalaw ang dine-in. So kailangan po ay take out. At 50% workforce po ang capacity na inaalaw din po nila doon sa kanila. Okay? And number 6, public transportation. Mass public transportations are not allowed except for P2P buses, shuttle services, and tricycle. So, public transportation. So, ang alam ko po, hindi po ngayon inaalaw ang ating mga Grab. Tama ba kung may Grab ba? Or meron pa bang taxi? May nagtataxi ba ngayon? Or mga jeepney? Alam ko, since MECQ tayo, hindi po ulit iaalaw ang public jeepney. Ang inaalaw lang po nila ngayon sa public transportation is kasi di ba may mga P2P buses po tayo na with aircons ba yun? Or yung P2P buses, yung mga malalaking buses na umiikot po dito sa Pasig City, yan inaalaw po nila yun dito. Tsaka yung mga shuttle services na umiikot din po sa Pasig. Ayan. Alam ko minsan kasi may mga libreng sakay pa din eh. So sa mga susunod na araw ay i-explain ko rin po sa inyo yung proseso ng libreng sakay dito po sa Pasig City. So yun po, sa tricycle naman po, inaalaw din daw po ang tricycle kung mayroon kayong plastic barrier doon po sa gilid ng inyong tricycle. At take note, isa lang po ang pwede nyong isakay sa inyong tricycle kung may nanonood man po tayong todo dito ngayon. And number 7, mass gathering. No mass gathering allowed. So, ayan ha. Yung mga nagbabalak magpamanyanita dyan. Happy birthday! Ayan. Ay, malapit na nga rin pala ako mag-birthday. So, sa August 19, ay birthday ko na po. So, syempre, wala tayong manyanita. At wala rin naman tayong iahanda. Okay, next po is 8. Travel authority for LSI. Issuance of travel authorities for local stranded individuals are suspended. Domestic flights and inter-islands modes of transportations are not allowed. So yun nga po, dahil nasa ilalim po tayo ngayon ng MECQ, so hindi po ina-allow na mag-travel po yung mga locally stranded individuals, tapos yung mga domestic flights at saka yung inter-islands modes of transports are not allowed. So hindi po, wala po, sa madaling salita, wala po tayong biyahe ngayon, mapa aeroplano man po yan, mapa dagat man po yan, ay hindi po inaallow mag-travel hanggat nasa ilalim po tayo ngayon ng MECQ. So maliwanag po yun ha. So sa number 9, City Hall. The City Hall will operate at a 30% work capacity. So ang ibig sabihin po nito, hindi po 100% na mag-ooperate po ang Pasig City Hall. So may mga ilang departments po ang sarado po ngayon. So alam ko po kasi may ibang mga departments doon or may mga ibang floors po doon sa ating City Hall ngayon ang naka-lockdown. So alam niyo na kung bakit naka-lockdown yung ibang mga city hall, yung ibang mga floors doon. So i-explain ko ba ako pa ba kung bakit may mga na-allow? Kung bakit may mga na-lockdown na ano doon, na mga floors? So may mga asymptomatic siguro, so hindi ko alam kasi di ba tinetest din naman kami palaga. Alam ko nakakadalawang test na kami, nakapag-rapid test na kami, tapos nagkaroon din kami ng Eclia antibody test. So hindi ko alam kung anong floors doon po yung na-lockdown. So alam ko hindi po 100% totally work
yung ating Pasig City Hall. So 30% lang po. So kung may kailangan po kayo doon, you can ask naman po the ugnayan sa Pasig and also the HR kung may kailangan po kayo sa Pasig City Hall. And then, sa last po, we will keep you posted as soon as we have new developments. We've been through this. We can do it again. God bless us all. So ayun nga po ang Pasig City MECQ guidelines. Sana po ay nakatulong po sa inyo ng mabuti at mas naunawaan po natin ng maayos, especially nung ating mga Pasigueño po dyan na patuloy po na lumalabas sa kanilang mga tahanan na hindi naman po kinakailangan lumabas. Sana po ay naunawaan nyo po at naintindihan nyo rin pong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!